Welcome back to my YouTube channel, and this is Jane and Dai, your Beshi Explorer. Anyway guys, I'm 20 weeks now pregnant, and this is the day na malalaman ko na ang gender ng aking baby. So, syempre, since ako lang mag-isa, hindi ko muna sasabihin, syempre, sa family, kay Vena, sa husband ko, yung gender, kasi nga magkakaroon kami ng gender reveal party. So, mas maganda sana kung hindi ko rin alam, no? Kaso wala akong choice, kasi pero titingnan ko kung hindi masabi or pwedeng hindi sabihin sa akin ni doktora. So, nandito na ako ngayon, sa clinic. So, papasok na ako sa loob. So, I'll update you later. Bye! So, ako lang ang patient. I'm waiting for my turn. Hi, guys. So, ayun, tapos ko lang mag-check up. And ayun na nga, pinasil ni doktora. Tinanong ako ni doktora kung gusto kong ipasealed or gusto kong malaman yung gender. So, sinealed naman niya. So, wala akong idea kung ano naman ito. Kung it's a baby girl or it's a baby boy. So, ibibigay ko to sa gagawa ng aking gender reveal para malaman. I mean, para magawa niya na yung kung anong gender man. Anyways, ayun nga guys, yung update, placenta preview ang lola mo, so possible doon na mas-ES ako. So medyo nalungkot ako, but sabi ni doktora, sobrang maginhawa and okay naman daw ang CS. Kumbaga, after 15 minutes, 30 minutes, nasa tabi ko na yung baby. So, siguro kinabahan lang ako kasi marami akong mga videos na napapanood ng CS and may personal experience kasi nga although normal ako sa first baby ko as a student nurse, so nakapag-assist na talaga ako ng CS, so praying na lang din na healthy pa rin si baby. Healthy naman siya, yun nga lang hindi ganun siya kalaki, hindi siya malaki, so kaya sanang i-normal. Yun nga lang, since placenta previa, ilalagay ko na lang dito kung anong meaning ng placenta previa para at least may idea kayo. Pero sa pagkakalam ko and sa pagkaka-explain din ni doktora, yun nga yung inunan ni baby, yung which is yung placenta, nakaharang siya sa cervix ko, sa dadaanan ng baby. So walang dadaanan ng baby kundi sa chan, so kailangan talaga siyang biyakin. So medyo kinabahan ako, ay natakot, pero I'm happy kasi normal si baby, normal heartbeat niya, normal yung brain, yung kanyang may eyes, nose, lips. So thank you Lord pa rin kasi syempre hindi niya pinabayaan yung baby ko, and yun nga, kakain na siguro ako ng mas maraming healthy foods and magda-diet, magbabawas ng carbs kasi nga maliit si baby, and yun, maliit. Pero sabi ni doktora, it's okay dahil nga, ano, para hindi rin ako mahirapan in case na may normal ko. And, ayun guys, ang dami kong inuming vitamins. And, isa pa, since nakapag first dose ako ng Pfizer nung di ko pa alam na, nung hindi pa ako buntis, tas nabuntis ako nung nalaman kong pregnant ako, pwede ko na daw ituloy yung second dose ng Pfizer. So, tomorrow babalikin ko yung medical certificate para makapag second dose na ako ng Pfizer. Ayun guys, safe na daw kay baby. So, para din daw pag nanganak ako, healthy and wala akong COVID. And protected by COVID ako. Yun lang guys. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Pero masayang-masaya ako kasi okay si baby. Yun nga lang. Yung placenta lang talaga. So,
praying for me, guys. And ibabalik ako kay Daddy. And pauwi na ako ng house. And I will update you. Bye, guys. Don't forget to subscribe. See you on my next vlog.